Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa aking channel. At yung mga bago sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na in-upload ko sa channel na ito. Nandito tayo ngayon sa pinapatayo kong retirement house. Tulad nung naikwento ko sa inyo sa mga nakarang video, nag-retire na ako sa government service bilang professor sa isang state university. At ngayon lang nakapagpatayo ng bahay kasi yung kurso ng mga tatlo kong anak magastos. Lahat sila ay nursing ang kinuha, kaya ngayon lang makapagpapatayo ng retirement house na sinasabi ko palagi sa aking mga video. May bahay na akong naipatayo pero sa lote ng school. Kaya pagka-retire dapat ay alis ako doon, bibili ng ibang employee ng university yung cottage na yon. Actually, 38 years ako sa state university na ito. Nagtuturo, marami na akong napag-graduate na mga estudyante. May mga thesis advisee na nasa abroad na, magaganda na yung buhay. At yung mga farmers naman na tinutulungan natin. Kasi researcher din ako at the same time. Kaya marami akong nagawang technology na nakatulong sa ating mga farmers. Marami ring projects na nakuha ko sa Department of Science and Technology sa PICARD na nakatulong sa mga farmers natin dito sa Cordillera. So tingnan natin itong update ng bahay. So nalagyan na rin ng hollow blocks itong firewall sa may garahe. So may anim na layers na ng hollow blocks ang nilagay. So ito mga kaibigan, yung nilagay na hollow blocks dito sa may garahe. Anim na layers na ang nilagay dito hanggang dun sa point na kung saan ilalagay lang yung firewall, kasi hindi diretso na firewall yan kundi may space dun sa likod. So ito bali yung kabuuan ng garahe. So nagbubuhos na pala sila mga kaibigan. Akala ko sa Sabado pa yung pagbubuhos. Ito may tatlo ng kusti ang nabuhosan. Sabi ng mga kasama dito na trabador ay sumipag daw yung mga kasama natin mga karpintero. So habang nagbubuhos yung iba mga kaibigan ay naglalagay naman ng stirrups yung iba. Ito yung isang poste nilalagyan ng stirrups. May dalawang klase pala ng poste dito. May mga poste na 12 yung steel bars na nilagay na sa 16 mm. Tapos 6 naman yung poste na 8 lang yung steel bars nya. Ito may dalawang klase rin ng stirrups yung nilalagay, mayroon yung paikot. Kamarin lang doon sa gitna. So malakas yung puste na pagkatapos na mabuhosan ito. So medyo mahirap yung paglalagay ng stirrup sa gitna kasi dapat sa itaas manggagaling. So ito pa yung isang puste mga kaibigan na 12 na 16 mm. Steel bars ang nakalagay. Samantalang dito sa isang poste ay 8 na 16 mm na steel bars. Yung 6 na poste ay magkakatapat na 12 na steel bars. Tapos dito sa gitna sa may bedroom, mag-isa siya dito sa may bandang nito. So bali, 4 na lang nalagyan ng forma na poste. Natapos na yung 3 na binubusan. Nagpiprepare ulit sa susunod na nalagyan ng forma kasi may mga ibang poste na nalagyan na. O tapos na yung paglalagay ng stirrups.
Ito naman yung stirrups ng poste na 12, steel bars na 16mm. Mayroong dalawa doon sa gitna. Ito, mayroong doon. At saka dito sa may bandang ito, andin yung paikot. So bali tatlong stirrups bawat paglalagay ng pan. So matibay yung poste. Yan ang ginawa hanggang doon sa itaas. Although doon sa pinakababa ng poste, mas closer yung mga stirrups. Ito naman, nire-repair yung isang forma kasi medyo nagkasira-sira na dahil sa pangilang beses nang nagamit. So bali apat na poste na lang ang hindi pa nalalagyan ng stirrups. Siguro hanggang sa Saturday o sa Monday next week mabubuhusan na yung halos lahat ng poste. Para yung curing ng poste ay may sasabay sa curing ng slab para susunod na yung slab sa pinaka-roof tick. Medyo malayo ng kaunti yung pagkukuhanan ng grab at saka buhangin pataas, yak-yak mula doon hanggang dito sa may hagdanan dito. So mano-mano muna yung pag-mix ng buhangin at saka siminto kasi lang napusti lang naman yung pag-iwasan. So ito mga kaibigan, yung stirrups na common sa dalawang klase ng poste. So ganito yung stirrups nung poste na walo yung bakal niya. Ito ganyan sa gitna. At saka sa isa naman ay ganito. So yan, tapos patong-patong na yan hanggang sa mabuo yung poste. Yung poste naman na 12 steel bars ay ito pa rin yung kinaka-main na stirrup. Tapos yung sa gitna ay ito, dalawang ganito, tapos so parang ganyan yung kalalabasan niya. So malakas yung magiging poste pag ganito yung pagkakalagay ng stirrups. So tinuturuan ako ng kasama nating carpenter mga kaibigan, yung una daw na mas maliit dun sa baba, hindi papatong yung mas malaki, ipapaibabaw yung susunod. So hindi pala magkakasama yan. Medyo alternate yung paglalagay. Pagkaganda kasi mo lang dadyan niya. So maganda mga kaibigan, yung namamasyal dito sa construction site, marami akong natututunan. Tulad nung inexplain ng kasama nating carpintero, yung paglalagay ng stirrups sa poste na 12 yung steel bars niya. So mula dito sa my first floor mga kaibigan, nakita natin yung natapos ng firewall dito sa may garahe. So yung sabi ko kanina, 6 na layers na ng hollow blocks yung natapos. So dito sa my first floor, ito yung kabuuan ng garahe. Tapos na hollow blocks last week ay hindi na dinugtungan. Tatapos na lang yan pag natanggal na itong mga scaffoldings na ito. Sabi naman ni engineer, after 21 days pwede nang tanggalin yung ibang scaffoldings para ipagpatuloy na yung paglalagay ng hollow blocks. At
gagawin na rin daw yung hagdanan. So ito muna yung update natin mga kaibigan, hanggang sa susunod na update. And huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe, click yung notification bell para lagi kayong updated sa in-upload kong mga video sa progress ng aking retirement house. Maraming salamat!